Magandang gabi mga kababayan at welcome sa Pinoy Live. It's Thursday and it's so good to be back. At ngayong gabi, punong-puno po kami. Kung napansin nyo, punong-puno yung apat na kwadrado. So napakaganda ng topic natin ngayon. Pero bago natin umpisan, of course, I'd like to welcome our section editor for Ang Pinoy na laging fresh. Kitang-kita niyo po ang kanyang kaligayahan sa mukha. Of course, ang ating kasamang si Miss Jean Estrabon. Hi, Miss Jean! Hello, good evening, Jaisel. Good evening po sa lahat na nanonood ngayong gabi. Ayan, we'll be talking about a very, ang tawag dito, very interesting topic. So, makinig, mag-stay po kayo and then let's listen to some of the news from our guests. Yan, hello, Jaisel. Thank you, Miss Jean. Sabi ko, it's so good to be back. At ngayong gabi, makakasama natin ang ating kaibigan na matagal na nating laging nakakasama. At dahil May, Lupus Awareness Month, magandang pag-usapan natin ang topic na to. So, raising awareness about lupus. So, syempre, kung raising awareness about lupus, ang kailangan makasama natin, ang kaibigan natin na founder ng Live Love Hope at PWD Advocate. Si, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Leonard na lang Santiago. Hi, Leonard! Good evening, Miss Jace. Good evening, mga kababayan. Ayan. So, at of course, ito excited din akong malaman yung kwento niya. So sabi ko kay Leonard, magsama tayo ng isa pa. Gusto mo ikaw mag-introduce kasi maganda yung kwento mo sa kanya, nung intro mo about her. Pwede ba ikaw, Leonard, ang mag... Oh my God. Sige po. Okay. Tonight, we one of our passionate volunteer, isa siyang lupus patient din, together sa mga kapatid niya na naging lupus patient din. And she's a PW advocate. At talagang sinusulong niya ang pagkakaroon ng awareness about lupus and also PWD. So let us welcome Miss Maria Bless Salvador Adriano. Thank you po. Thank you, Miss Leonard. Magandang gabi po sa mga kasama natin sa FB Live and good evening din po sa inyo. Salamat po sa invitation. Excited po ako. Ayan. Thank you, Leonard and Bless. And Miss Jean, umpisahan na natin, no? Hi, Bless. Sige. Ang una kong, kasi Leonard, more than a year na ako na nakasama ka namin. Dito sa Ang Pinoy. At mula noon, naiba na talaga yung ano, no? Kasi talagang kami ni Miss Jean, sobra nang siguro yung na-attach at doon sa grupo nyo for lupus. Mm-hmm. Pero bago natin puntahan yon, ang tanong ko is, pwede mo ba kaming kwentuhan? Kasi ikaw talaga yung pagpo-promote mo ng awareness ay grabe. Umpisahan ulit natin, ano nga ba yung lupus na pinag-uusapan natin? At ano ang meron pag May? Okay, unahin ko muna yung lupus. So lupus is an autoimmune disease. Isa siyang sakit sa immune system na kung saan confused yung immune system kung ano yung lalabanan, kung ano yung sakit na dapat iwasan para sa katawan. So madalas ang sakit na lupus ay namamana o kaya naman ay nakukuha sa stress or sa environment. And nagre-reflect siya sa iba't ibang klaseng sintomas. Dahil isang magaling na mimicker yung lupus. So madali siya, ginagaya niya ibang sintomas at nililigaw yung mga doktor kaya napakahirap niyang i-diagnose. So ngayong May, dahil napakahirap i-diagnose si lupus at hindi siya makita sa isang tao agad, May is the World Lupus Awareness Month and this is the time that us lupus patients raise awareness and display all of the symptoms and share our stories of fight against lupus. Napaka ano, konting tao lang kasi Leonard ang nakakaalam ng lupus na sakit, di ba? So parang sabi mo kanina pwede siyang mamana or pwede rin siyang according to pwede siyang lumabas dahil na stress ka. Ano sa case mo? Paano lumabas yung lupus mo and paano ka nagka-lupus? For me, Miss Jean, naman ako siya sa mother ko. Actually parang pangatlo na yata ako. Pangatlo na yata ako sa line ng family na may ako lang
among them ang may proper diagnosis. Si mama medyo na-confuse sila because kasi nga nanggagaya si lupus, di ba? So, nalaman na lang namin yung kay mama when she died na. Lumabas result niya doon na. So, wow. Napakahirap. And then the manifestation sa akin, nagkaroon ako ng mga allergies sa legs. Tapos on and off fever in the evening. Tapos drastic weight loss. As in, ganun talaga. Yung parang bangkay. Ang tawagin ka nila. Tapos I also lost appetite in eating. And then lagas ng buhok. Tapos joint pains. Ayan. So then, I also, yung pinaka-worst part is yung nagkaroon ako ng dugo sa ihi. So that's the, diretso na agad sa kidney yung symptoms ko. Tinamaan agad ni lupus nung nalaman. Wow. Paano yan pag may nakarinig sa atin, sabi nila, meron ako lahat ng symptoms na yan, meron kaya akong lupus. Di ba parang nakakaanos, yun siya scary, nakaka... Pero Miss Jean... Nakakapraning. Namasyal kasi kami para sa ang Pinoy makeover natin. So, na ang nabisita namin, Leonard, si ano, dalawa. Dalawang kagrupo mo. At parehong namana. So, parang kwento ni Leonard. So, ang tanong ko ngayon, kasi nga, posibleng nakaka-worry lahat ng sinabi ni Leonard at yung sinabi mo, ikaw bless, paano naman sa'yo? Opo, sa akin naman po, ayun nga po, nabanggit din ni Miss Leonard kanina na tatlo sa amin yung may lupus. Pero yung may clear diagnosis lang po is dalawa. Kasi po yung isa, ayun, bali naka-experience, parang naka-experience din kami ng confusion. Kasi actually po, ganito yung nangyari doon. Pinakauna talaga is yung ate ko. So, nag-umpisa yung mga symptoms niya siguro around 2007. She is a nursing student. So, ang mga lumabas sa kanya that time is, ayun nga, yung joint pain, loss of appetite, tsaka yung hair loss na din. Pero, madami kaming nabisitang mga doktor, pero hindi po na-diagnose na klaro. Nung nasa ICU na din siya, may isang doktor lang na nagbanggit na posible itong maging lupus, pero hindi niya talaga binigyan ng assurance na lupus talaga yon hanggang sa nawala po yung ate ko nung 2009 at the age of 18. And then, sumunod naman po dun is yung kuya ko naman. Siya naman ay na-diagnose ng 2010. Then, at first, discoid lang yun sa kanya. Then later on, nag-progress na po yung kanyang mga problema. Pinaka-worst po siguro na mga around 2017 po, naka-experience siya ng stroke. Then ayun nga, nag-progress yung sa kidneys niya hanggang nawala po siya nitong November 2020 lang. So sa akin naman po, yung personal journey ko naman is, second year high school naman po ako. Biglaan lang po na naka-experience ako ng regular na fever. Then, nag-irregular po yung tuwing hapon. Tapos, pagdating naman umaga, wala naman siya. And then, pumayat na rin, nagkaroon na din ng hair loss, ganun. Pero yung sa hair loss kasi medyo late na rin siya nag-appear . More on parang loss of appetite lang, tsaka yung pagbaba ng dugo. So, then nag-check kami sa pediatrician kasi 14 years old pa lang ako noon. Nag-check kami sa pediatrician and then nagbigay lang siya ng mga paracetamol and multivitamins. Akala po namin, okay na, naka-recover na ako, lagnat lang talaga siya, or akala pa nga po nila noon na dengue ako . Then after 3 days, medyo okay na. Umidlip lang ako, nagnap lang ako ng hapon. Tapos pagising ko ng hapon, ang nangyari na noon ay yung central vision ko po, parang yung sa gitna na nakikita ko, may circle na gray na cover niya yung gray hanggang sa nag-visit kami ng mga ophthalmologist po, pero hindi po nila na-restore na
hanggang sa tuloy na po ako maging totally blind ng around 2013 po. So, ayun nga po, tinatanong din namin sa doktor kung ito ba'y namamana. And parang sa generation lang naman po namin siya nangyari since sa mga nakaraan naman po naming mga kamag-anak is siguro posible din na hindi nila nalaman or wala rin naman pong na katulad na ganun yung nangyari sa kanila. So parang mahirap pa rin talaga siyang sabihin. Opo. Wow, ano pa naman? Parang hindi ko alam na sasabihin doon, Bless. Oh. So you're blind pala. Opo, totally blind po, opo. Because of lupus. Opo, ayun. And then you lost your brother and your sister opo. Early this 2000 dahil sa lupus na rin. Opo. My God, how do you cope with that? Kasi ang nangyari po kasi naging blind na ako bago pa man namin nalaman na or almost totally blind na po ako nung bago pa namin malaman na lupus pala yung cause niya eh. So, syempre po nung una, pinakamahirap talaga is yung sa parents ko din kasi syempre nandun yung takot nila dahil naalala nga din nila yung nangyari sa ate ko. So, nung unang-unang nakausap namin yung rheumatologist, is yun yung una nilang takot na baka mawala din ako, ganon. Kasi nga dahil nga dun sa experience, pinaliwanag naman po sa amin na dahil nga ang pagkakaiba lang namin ng ate ko is this time, nagkaroon nga ng klarong diagnosis. So, yun yung naging parang relief na lang din para sa amin. Kahit hindi na nga po nagawa ng para kasi po retinal detachment po siya. Nagkaroon ng inflammation po dun sa retina or pamamaga. So sa ngayon po kasi wala pa pong operation para ma-restore yung retinal detachment. Ganun po siya. Miss Jean, ang tanong ko no, kasi binanggit mo kanina, Bless, yung parents mo. Mm-hmm. Paano sila ngayon nakaka-cope up with the loss of your sister, your brother, and ikaw very challenging. Pero I love how you view life. Kasi Actually po siguro, unang-una yung faith din talaga, malaking bagay din kasi yon na yung paniniwala po pa na hindi naman doon nagtatapos na though may nawalang sense, pero andyan pa naman yung mga natitirang senses. Tsaka, din po, malaking bagay din yung support groups. Support groups sa PWDs or sa mga blind na katulad ko. Tsaka yung sa lupus support group din po talaga. Malaking bagay din po yun na, kumbaga, may mga kasamahan tayo, nakikita natin na progressive or productive pa rin naman sila sa mga buhay nila, may mga na-achieve pa rin naman sila. So, and then ako din po mismo kasi nakita ko din nga noong time na yon na talagang pinanghinaan din sila. So, parang sabi ko sa sarili ko na importante na makita din nila na lumalaban ako ganun para naman kahit papano doon din po kasi manggagaling din yung lakas din ng loob nila para tanggapin yung sitwasyon. Ayun po. Jason, ito yung moment na papasalamat talaga karamihan talaga kay Leonard because of her group. Of your group na tumutulong kayo hindi lamang sa mga lupus patients kundi nagbibigay din kayo ng lakas ng yung suporta din sa mga magulang, sa mga kapatid ng mga lupus patients. So Leonard, let me say talaga thank you and I'm sure God. Na kung pwedeng naalala ko, nakita ko tuloy yung kanya, may nagpadala sa kanya ng pagkain kasi pinadalahan niya ng mga gamot. So parang, ang sweet naman, na diba? Parang, some token for the little help na binibigay mo. It's really a big help to them. Salamat, Leonard, ha. Continue. Huwag kang pupagod. So, may pagpo talaga niya. Pinasalamatan mo na, Miss Jean, nabanggit na rin ni Bless how important it is to have a support group. Yes. Pakwento ulit natin sa kanya. Leonard, kwento mo na, how did you start with? Kasi kaming dalawa, nagkakatuhan lagi. Paano mo ulit inumpisahan yung Live, Love, Hope? At tinatanong kita nung huli, kasi napakaganda ng dasal nitong taong to. Mm-mm. Sige, please. Kwento mo ha, yung dasal mo.
Naku, iyak yata tayo, Char. Ano, when my mom passed away, yun, nag-start si Live, Love, and Hope as a vlog for me to recover lang from the death of my mom. Tapos, 2019, when I had the flare from lupus, kasi ano eh, parang ni-roll out na nila si lupus for the past 10 years. Tapos, pinalitan nila yung medication ko. Sinabi nila na maybe it's not lupus nga. Pero, sometime in those middle year na 10 taon na yon is iba-ibang organs ko yung tinatamaan. So, hanggang sa 2019, bumalik ako doon sa nepro ko. And then, we go back again to all of the tests. And then, they said, I'm so sorry, this is lupus. And among all of the prayers that I've been praying na wag mag-flare at wag sabihin ni Doc, ayun yung dumating. So, that time, yun nga, nasa peak tayo ng karera. At hindi ko alam yung gagawin ko. So, I have to quit everything because the doctor said you have to prioritize yourself. Pag uwi ko, yun, ala talaga akong alam gagawin. And then, until I met one psychologist na nagsabi sa akin I have to write. And then, yun, sinimulan ko ulit si Live, Love, and Hope mag-vlog, but this time with the focus sa mga lupus patient. It's because konti kasi yun nakakaalam kung ano yung lupus. Some people misinterpret lupus as cancer because we have the same medication with cancer. Pero ang sinabi ko kay Lord, sabi ko sa kanya, kasi among those years, hindi ko akalain na ganun pala ako kalakas. Ganun pala. At hindi ko rin alam na ganun din katindi yung kapit ko kay Lord. Kasi since the start of pandemic, yung lupus ko nag-flare hanggang sa dumating na yung maraming komplikasyon. Every now na may session, may panibagong komplikasyon. And then I just said to Lord, sabi ko, Lord, gagawin ko lahat on your... gagawin ko lahat ng mission ibibigay mo sa akin as long as you keep me healthy. So, ayun, ha, this year, awa ng Diyos. Yung medication drive, Miss Jean, yung nakita mo, actually, that night, I am asking Lord, sabi ko, Lord, binigay mo ko sa mission na to pero parang wala pa yata yung goal ko. Hindi ko pa na-reach yung goal ko for this year. Kasi last year, parang ang dami ko nabigyan na patient ng gamot. Parang ngayon, wala pa. Kinabukasan, something negative happened. Tapos, after 2 hours, eto na, may sagot si Lord. May nagbigay sa amin ng gamot. Sis, pwede na makuha yung gamot sa ganitong location. Pakuha mo na. And mali yung basa ko po nung numbers. So, tapos nung binasa ko ulit, ay, ang dami. Kaya ko ba, Lord, ako gano'n? Tapos, ayun, kinaya naman, medyo lang nag-flare, pero sabi ko nga, kapag nasa mission ka na binigay ni Lord, merong challenges. Sometimes this challenge is like a message from God, or sometimes it can be, may nandidistract lang sa'yo. If either you continue or magpapadistract ka sa distraction na yun. So, ayun. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta, ang Pinoy, Anela, and all of the donors na sumusuporta sa advocacy ni Live, Love, and Hope. Kasi hindi po magiging posible yung simpleng pangarap ko lang na magbigay information na ngayon ay nagbibigay ng gamot, nagbibigay ng iba pang proyekto sa pamilya at saka sa mga pasyente ng lupus. Yun po. Zineya ka. Kainis. Kainis na si Leonard. Ano ka ba? Papayakin mo kami. Pero ito yung big question. Sorry. Ko lang kasi maraming mga kunyari, nararamdaman ng ibang mga bata o ng mga nanay na ganito yung nangyayari sa anak nila o sa sarili nila. Anong gagawin nila para malaman nila na may lupus sila? How many doctors do they have to go to para masabi na you have lupus? Or merong isa talagang doktor na pupuntahan mo para he or she can declare na you have lupus? Kasi parang, di ba, sabi mo, ang dami-dami nangyayari sa katawan nyo, marami-rami kayong sakit. So who do you go to? May specific na doctor? May specific na process ba para lang malaman nyo kung if you have lupus or not?
Or anong klaseng doktor yung anong klaseng doktor? Oo. Yun talagang klase ng doktor na humahawak po sa lupus is rheumatologist. Sila yung mahawak ng mga autoimmune disease like lupus. So, kung ilan doktor ang pupuntahan, depende po kasi yun kung saan sila unang nagpunta na doktor. Depende din kung gaano katagal ma-diagnose, depende din. Some of us really take years to be diagnosed. And maswerte kung ma-diagnose agad kasi alam mo yung maagapan nila agad, wala pang komplikasyon. But you know, for the test talaga, malaro po kasi talaga si lupus. Lupus can copy other symptoms, can hide other symptoms, and later on na lang lalabas. So talaga rheumatologist can only say that this patient is a lupus patient. Wow. Oh, okay. So advisable ba na kunyari if you have all this, you go straight to a rheumatologist? Tama ba? Not necessary, Miss Jean. Because yung ibang sakit, they also have joint pain, they also have the allergies. But the most distinctive kasi talaga is the malar rash, yung allergy. The butterfly ganun. Yes, yun po talaga. Pag yun na hanggat maaari, pumunta ng rheumatologist para mapa-check. Yes. Oh, bukod doon sa sinasabi natin no, na butterfly sa face, ang isa pang question ko is, common kasi sa inyong dalawa yung hair loss. Minsan mahirap ma-distinguish kasi ang dami kong minsan naririnig, no? Sometimes they think na hindi lang sa kanila swak yung shampoo or yung conditioner na ginagamit na pwedeng mag-hair loss. Paano mo pwedeng sabihin na yung hair loss mo ay nando na sa side ng lupus? Bless, ikaw, ano bang nangyari sa'yo? Kasi po sa akin, talagang may umabot po talaga sa point na may mga patches na talaga siya. May mga part na po talaga na parang, alam nyo, parang nagpeklat na po siya. Smooth na yung scalp. Na talagang parang akala mo hindi na talaga siya tutubuan ng buhok. Ganun. Tapos, ayun po, lalo na pagka nandyan yung mga triggers like pag mainit yung panahon or stress nga. Ganun. Pero, kasi di ba po, sa usual naman kasi is parang pa ilan-ilan lang. Ganun. Pero dito talaga kasi pagka nag-flare ka, tas sa hair yung manifestation niya, eh talagang pansin mo talaga na pag nagsusuklay ka or pag naliligo ka, talagang grabe yung mas ng buhok talaga. So yun po. Wow. Ikaw pero hindi ba yung... Curious lang ako, Miss Jean, kay Leonard. Sige, Leonard. Patches? Oo. For me, it's not patches. Ang nangyayari naman sa akin, talagang lagas, kung lagas. Like, yung kamay ko puno ng buhok. Oo. Kapag nag-shampoo or magnaligo or pag nagsuklay, talagang ang dami-dami. Kaya kinakalbo ko siya kapag naglalagas. Kasi I really irritated kapag naglalagas siya. So, I'd rather feel na mag-antay na tumubo siya, mas positive siya kapag nalalagas. Oo. Kasi alam ba yung alopecia bang tawag doon? Yung pag super stress ka tapos you lose all your hair, may patches ka rin na parang hindi natutubo, nagkakapeklat ka rin. So parang similar, di ba? Yes. So you really have to watch out, ano? Yes. Kasi may isang friend ako, nagkaroon siya ng alopecia, so stress daw sabi niya. She got over it, but it was good. Miss Jean, nabanggit mo yung stress, nabanggit ni Bless, nabanggit ni Hilana. Oo. At yung mga nabisita ko din, nabanggit din nila yung stress. So, talagang sobrang sa tingin ko ha, yun yung dapat natin iwasan kasi sobrang imposibleng bigay ng stress. Oo, stress. Stress can really put us down, kill us. So, huwag kang mag-worry, huwag kang mag-iisip, at huwag kang magpapastress. Mababawasan ang ating kagandahan, di ba? Pag tama ka dyan. So, eto na, babalikan ko yung tanong, pinapatawa lang kita. So, yung sinasabi, di ba, yung sa stress, yung sa hair, yung joint pain, paano ba to? Kasi, di ba, pinag-usapan natin, minsan common eh. Ano ba yung naramdaman nyo na posibleng makapagbigay at makatulong din sa iba na, uy, baka posible, may ganito na ako. Bless.
Yung regarding po kasi sa joint pain, sa akin po hindi siya masyadong nagmanifest eh. Ano lang po, nagmamanifest lang po siya talaga pagka medyo nagiging pasawaya. Hindi kasi po nung ano, for example, nung senior high po ako, so, nung nakabalik na po ako sa school, tas nung senior high po ako, nagkaroon po kasi ako dun, noon ng individual research. So, parang, ano, dahil kailangan kong tapusin yung sinusulat ko, aminado po ako na naging kulang po ako sa tulog that time. So, parang isa yun sa parang triggering factor na kaya lang po ako nagkaroon ng joint pain. Pero sa observation ko po sa simula ng 2012, hindi po siya masyadong nagmamanifest sa akin yung sa joint pains po. So, Leonard, sa akin naman, sabay-sabay. Actually, joint pain and muscle pain. Tapos, may extreme fatigue na nararamdaman. Yung fatigue na yun is parang hindi ka, natulog ka na ng 10 hours, pero pagod na pagod pa rin yung pakiramdam mo. Ganun siya. Tapos, yung joints ko is like, parang nakikiskisa, natapos nadudurog. Ganun yung sakit niya. For me, nangyayari yun kapag kulang ako sa pahinga. Ganon siya. Pero, pag flare naman, nararamdaman ko mas madalas is yung fatigue. Talagang, makikita niyo kung tulog mantika na lang kapag ganon. Kasi I take the ano pa, anti-pain na mga gamot. Wow, ano, Miss Jean, wala ka masabi. Naisip ko tuloy yung word na lethargic. Alam mo yung pagod ka na, di ba? I love that word, lethargic. Pag hindi mo na alam kung anong klaseng feeling meron ka, lethargic na lang. Yes. Miss Jean, actually, that's the description na nilalagay nila sa papel namin. Kapag ganun yung pinuntahan mo sa hospital, then yun yung pakiramdam. Lethargic nilalagay nila. Know the feeling. Oo. Yes. Parang ang hirap magsalita na, Miss Jean, because yung babalik ako, ang dami ko kasing nakuhang kwento nung dahil nga sa makeover na nakausap ko yung dalawang patients. Oo. Magkaiba sila ng storya. Yung isa is tinuloy niya yung buhay niya. Nagtatrabaho pa rin siya. So, ang tanong ko, kasi talagang, okay, sabi niya, either ma-stress siya sa bahay, sa kakaisip, dahil wala siyang ginagawa, or gawin niya lang niyang magtrabaho at subukan na i-manage yung stress. Yung isa naman is very sensitive talaga, Miss Jean. Pati yung paggalaw, hirap. Hindi rin siya pwede maglakad ng matagal. Kasi ganun yung effect. So, ang tanong ko sa inyong dalawa, paano nyo minamanage yung mga susunod na araw? Doon ba kayo sa sinusubukan nyo pa rin magkaroon ng active lifestyle? Or doon kayo sa isa na medyo careful na because anytime pwede mag-flare yung lupus? Sa akin po, siguro ng mga bandang high school po ako, senior high, ganun. Para sa akin, parang ano, masyado siguro akong na-motivate or napapangunahan ng optimism na parang kahit ang dami-daming ginagawa sa school, hindi ko pinapansin. Parang kahit lagi akong puyat, is hindi ko siya masyadong iniinda kasi parang gusto ko matapos ko yung kailangan kong gawin. And then, pagdating po kasi ng college, lalo na po nung siguro mga second sem ng first year ata yun, dun po kasi parang bigla akong pinaalalahanan ni lupus. Na, kasi po, nung time kasi po nung senior high ako dito lang ako sa province, so syempre iba din yung environment, ganun. Pagdating po nung college nung mga second year, muntik pa po akong ma-drop noon, parang halos 3 weeks po yata ako na absent noon dahil nagkaroon yun po, medyo nagkaroon ng problema na nga sa immune system, tapos nag-suffer po ako from pneumonia. So Ang recommendation sa akin ng doctor that time is mag-rest for 2 weeks. Tapos,
nagkaroon pa ng additional weeks kasi po nagkaroon ako ng allergies or parang reactions with Imuran, yung isa po sa mga gamot na binibigay sa amin. So, parang simula nung time na yon, medyo mas naging, mas na, naalala ko na importante pa rin pala yung self-care. Na, kasi po, kapag ka ikaw ay isang advocate, minsan nakakalimutan mo rin kasi talaga na alagaan yung sarili mo. Parang yung motivation po ba na i-prove sa iba or i-prove sa mga kasama mo na you can be okay kahit sa mga despite na your disability or the disease, ganun. Pero ayun nga po, dahil dun sa sitwasyon na yun, na-remind din ako na pagka feeling ko eh pagod na ako or feeling ko kailangan ko na ng pahinga or mag-pause muna, importante na unahin muna yung sarili kasi syempre parang mababaliwala din naman yung mga achievements or yung mga bagay na nagagawa natin kung dadating naman tayo sa punto na magiging worse naman yung kalagay ng health. So, ayun po, simula nung time na yon natutunan ako na medyo mag-slow down kung kinakailangan. Ganun po. Pero tuloy na tuloy pa din. Opo, tuloy na tuloy pa rin po. Sa ngayon po, ano na po, graduating student na po ako this June. Tapos, wow! Congratulations! Opo. Tapos may part-time job din po as virtual assistant po. Ayun po. Wow, ang galing. Ikaw naman, Leonard. Ito, walang pahinga to eh. Yes. So, minsan, mag-message na ko. Oh, sige, ikaw, Leonard. Mamamahinga muna ako. July. ayun. For me, kasi, pag mag, especially meeting people, I would prefer to schedule a week before so that I know how to reserve myself, yung energy ko. Kasi ang hirap kapag tuloy-tuloy kang alis ng alis ng bahay, lalo na kung may kailangan asikasuhin. So, kailangan ko talaga i-reserve yung energy, i-divide siya accordingly for the whole week. If you are familiar with the spoon theory, in a day, we only have 7 spoons. And each spoon represents our energy. So every day, we have to reserve at least 1 spoon for ourselves. That is for our self-care, of course. Kasi yun dapat. So aside from that, yun, most likely I list every task that I need to complete for the day. Pero because of lupus, sometimes I have to slow down kasi out of nowhere, bigla akong mapapagod in a day. So pagka ganon, I have to listen to my body, higa saglit or take a nap and then go back ulit sa ginagawa. Then pagdating sa brain fog, kasama kasi sa brain fog ang lupus. So minsan, I think Miss Jaisel can remember this one time na nakita tayo. You're asking me about my friend and I cannot remember anything. That's already a part of my lupus. So, pasaysa na. So, ayun. So, one thing siguro is also listing that. Minsan, sa dami lang din siguro ng nasabi ko na, hindi ko na rin siya maalala because of lupus. And sa management, sa ano talaga, masasabi ko lang, just listen to your body. Kahit kanino, if you are working, if you are doing anything for your family, pagka nakaramdam ka ng pagod, pakinggan mo siya. Kasi mas nakakatakot yung flare. Just like this chemotherapy, yung doctor ko nagtatanong, anong ginawa mo? Bakit ganito? Sabi ko, baka napagod lang ako, doc. Yun. So, yun nga, sabi nga niya, pagkapagod, magpahinga. Huwag isagad ang katawan. Yun po. And yung reminder na yan, Leonard, hindi lang para sa may lupus, di ba? That's actually a reminder to everyone, Miss Jean. Yes. And you have to your body. If it wants to rest, then you have to rest. May question lang din ako, kasi this happened during the nung election, kasi we had some a girl and a father who came in na yung sabi ng tatay, mayroong condition yung bata. So it's, hindi physically, hindi siya nakikita. So we allowed it, sabi ng tatay. And then, syempre may nagalit. Tapos merong isa na PWD na, ano tawag doon, basta physically disabled siya. Sabi niya, merong mga disability na nakikita, merong disability na hindi nakikita. So kami, we stayed on the safe side. Pag sinabi niya,
tanggapin namin as is. We don't want to discriminate pag gano'n. So ang question ko para kay Gladys tsaka kay Leonard, Gladys nakita ko. Question ko kay Leonard tsaka kay Bless. Paano nyo ba naisasagot ito sa mga tao na parang sabihin nila, lupus lang yan, na hindi naman siya ganun ka, wala kami nakikita sa itsura nyo eh, wala naman eh. Para bang, are you really disabled? Tapos, second question is, Leonard, kasama na ba ang lupus patients ngayon sa PWD? Parang may na-mention ka kasi before na hindi PWD ang mga lupus patients. Kasama ko na rin yung tanong mo doon, Miss Jean, yung kanina, no? May nagtanong sa atin, I guess, kahapon or this morning. So, Leonard, para na rin to. Karugtong na number 3 doon sa tanong ni Miss Jean. Kapag ikaw ba, this patient, automatic ka ba na PWD advocate? Pero yung number 1 muna, so, yung ni Miss Jean. Pag lupus patient, unang pala, no, invisible disability. For ako kasi hindi nga masasabing disabled, eh, no? Kasi nga, pag nakita niyo ako in person, malusog. Malusog tingnan. So, for me, wala, ang naranasan ko lang naman, yung sa bangko, yun pa lang naman, na sinabihan ako na you don't look like disabled. Tapos nagdaray ako, char, joke lang. Sabi ko lang sa kanya, there are disabilities that are invisible. And these are sometimes mental health, psychosocial. Hindi kami baliw, pero dumaranas kami ng something na lumalaban sa aming mindset or sa aming brain. Ganon. For some people, they easily understand this. But most people don't. When I go to the market, parking lot, nagbabike kasi ko dati. Papark ko dun sa may, sa may PWD. The security guard said, bawal ka dyan ma'am, pang PWD. Tapos dala-dala ko yung ID, ito po. Ganon. So, papakita ko na lang yung ID ko. Tapos, hindi siya maniniwala. Pero pag nakita niya, yung iba kasi, pag nakita niya psychosocial, okay. Invisible disability. Pero yun nga, meron silang stigma na kapag psychosocial is kulang-kulang ka. Sa pag-iisip, ganon. But, you know, ako na lang na who knows what is it like to be in that position. Intindihin ko na lang. So, sinabayan ko lang sa atin ngayon. Ganon, ganon na lang. So, mahirap siya i-explain, pero in time, I hope so, people will be open-minded about it. Kasi usual, kasi naman yung logo natin, yung naka-wheelchair lang eh. Diba? Pagpupunta tayo sa CR, naka-wheelchair pa, doon pupunta. Tapos kapag doon sa may yung paakyat, naka-wheelchair din, hindi nila sinasabi na, hindi nila pinakikita na someone that looks normal can also be a PWD. As a lupus patient, you are not qualified directly as lupus for disability. Sa Pilipinas, inalis po ang chronic illness at autoimmune diseases sa list ng PWD. You have to declare that you have psychosocial disability or physical disability for you to be able to get a PWD ID. So, requirements po, ang makakasagot po sa inyo niyan ay ang munisipyo ninyo. Hindi po namin hawak kasi per municipality, may kanya-kanya po silang protocol. So, at the moment, we're hoping someday ma-add ulit si chronic illness tsaka si autoimmune disease kasi debilitating ang disease na to, and at certain point of time in their life, hindi sila makakagalaw. They will have the disability that is the same with those people that have visible disability. And sa last tanong for the advocate, I think Bless can explain that more than me. Bago pumunta kay Bless, sige po. Dudugtungan ko lang yung sinabi mo. Miss Jean, maybe you can, kasi di ba si Commissioner Guanzon Rowena, meron siyang party list na PWD, and yeah, I guess she just won kasi more than 300,000. Yes, she did. She got good. More than 300,000 votes. So, dahil ikaw, kasis mo siya, baka, alam mo yon, dahil magiging very active yung PWD. Baka pwede na Leonard na alam mo yun, may kwento lang. Baka sakaling, si Ma'am Guanzon naman is very open and alam mo yun, maganda. Calling the attention of my C-Lab sis.
Ayan. Si Dr. Desales. Baka lang. Oo, ayan. Baka naman, trabahuin natin. Oo, trabahuhin yan. Oh, bless. Ayan, bless. Ayan, opo. Siguro po dagdag ko lang din dun sa experience ng ano, ng invisible disability. Aside po dun sa nabanggit ni Ms. Leonard, kasi I agree naman lalo na nga dun nga sa psychosocial. Siguro po sa akin, ng experience ko lang, siguro talaga, totoo talaga na, for example po, hindi ako naging blind. Hindi talaga siya din mapapansin talaga eh. Kasi ako po, ang experience ko naman, for example, sa mga public transportation like buses, pagka halimbawa uwi ako galing QC, pauwi po dito sa Bulacan. So, minsan, ano, parang mapapatingin na lang yung mga tao pagka, syempre po, di ba, binibigay tayo ng priority sa mga pilahan, ganun. So, minsan, tumitingin yung mga tao. So, ang ginagawa ko na lang talaga is, nilalabas ko yung white cane ko para alam nila na blind ako, ganun. Kasi, lalo na po ng mga unang taon, hindi pa talaga halata din sa mata ko na blind nga din po ako. And then, ayun po, yung regarding naman sa question na kung ikaw ba ay may lupus, is PWD advocate ka na agad. For me po, hindi naman, kasi parang it's a choice din talaga, or is parang most of the time it's a calling. Kasi minsan po, may mga PWD din mismo na hindi naman din talaga sila verbally or parang lantad na talagang nag-a-advocate for the rights. And ayun po, yun sa mga ganun din, parang sa mga lupus patients din, hindi naman din sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay lupus patient eh ikaw ay lupus advocate din. So parang kumbaga, kung as long as andyan yung desire mo na tulungan din yung kapwa mo na may lupus o kapwa mo na may na person with disability, is doon nag-uumpisa talaga yung advocacy eh. And kapag kasi natin sinabi nating advocacy is yung ayun yung desire mo talaga na ayun ipaunawa sa mga tao yung mga information na nalalaman mo tungkol dun sa sector na yun, and then syempre nandiyan importante din diyan yung pagkakaroon ng network talaga, ayun nga yung support groups, iba't ibang mga organization talaga, na kasi mahirap po na ikaw lang mag-isa na nagsasalita or nagsishare sa iba. So, sobrang importante na meron kang katuwang na you exchange ideas, you exchange experiences para nagkakaunawaan din kayo. Kasi, for example, katulad ng mga nasishare namin na experience ni Miss Leonard, pareho kaming lupus patient, pero magkakaiba kami ng mga manifestations or magkakaiba kami ng mga ginagawa sa buhay or pinagkakaabalahan. So, ayun po, sobrang importante din ng support or network. So, ayun po. Thank you. Bago natin puntahan yung Live, Love, Hope, kasi binanggit na natin yung support group kung gaano ka-importante. Ms. G, nagbabasa ako ng comments, no? Very interesting to. Kasi meron dito isa sa lahat. Una, thank you sa lahat ng mga nanonood. May from Maguindanao. Si Ms. Risa, hi! Ang suki natin. Maguindanao, Isabella, iba-iba, Davao, at marami pang iba. Pero ang isang nakaka-catch sa akin dito, ang tanong ko, sabi ni Glenn Joe, parang ako lang ang lalaki dito. Na, wow, ako ba ang nawala na? Yeah. Ayan. Parang sabi niya, ako lang yung lalaki dito. Ang sabi niya nga na yung lupus, malalaman mo lang minsan kapag dumadating na. So ang question ko... Ang question ko, Leonard, no, at saka Bless, ilang, anong ratio ng nagkakaroon ng lupus na babae at saka lalaki? Kasi nagulat din ako, sabi ni Glenn Joe, parang ako lang ang lalaki dito. Oo nga, no? Ilang episodes na tayo ng lupus, pero bibihira lang. Ano nga ba ang ratio? 1:10, Miss Jaisel, as per study. So, 1 men versus 10 women. Actually, si Glenn Joe ang active at the moment. But we have a lot of male patients. Ang male kasi medyo late na nila na-discover na lupus. Kasi, di ba, ang lalaki, hindi sila mahilig magpa-check up. Tapos, some males are afraid to know what's their diseases. So, that's one of the factor. Pero,
sa 1 out of 10 na yon, sa ibang bansa kasi mas marami. Sa atin, 1 out of 10. Pero pagka lalaki kasi ang naapektuhan ng lupus, malala agad. Depende sa sitwasyon, ha? Pero madalas, malala agad sila yung mga naapektuhan na lalaki. Kasi hindi sila agad na diagnose or agad na treat. But for Blas, I think your brother had lupus, di ba? How was his ano ba, diagnosis? Ayun po, nung na-diagnose po kasi siya nung 2010, sabi po is discoid. So, ang mga gamot na meron siyang oral meds, tapos meron din siyang mga pinapahid na topical steroids, kung tama yung pagkakatanda ko. Kaya lang po, sa totoo lang kasi, na-observe ko din sa kuya ko na ano, parang pasaway siya pagdating sa pag-take ng mga gamot na parang, kasi po diba tayo kapag, for example, naramdaman natin na hindi tayo hiyang dun sa gamot, is dapat sinasabi natin sa rheumatologist natin directly bago natin ito ihinto. So may mga pagkakataon na babanggit ng kuya ko, ayaw niyang i-take yung gamot kasi hindi maganda yung nararamdaman niya doon. O kaya po ano din, mahilig din po siyang mag-search. For example, may gamot na ibinigay sa kanya, isa-search niya kung ano yung possible na side effects, which is hindi naman din po talaga natin mapangahawakan kasi nga po iba-iba ang effect ng gamot kada pasyente. So, hindi naman natin masasabi agad na ganun din yung mangyayari sa atin. So, ganun po yung nangyari sa kanya. So, from discoid, nagkaroon, naka-experience din po siya ng gallstones. Tapos, ayun, na-operahan yung gallstones na yun. Hanggang mga bandang 2016 po, kung di ako nagkakamali, is mga ano naman, parang more on sa heart problem, cardiovascular problems naman. Hanggang sa dumating na nga po 2018, is nire-require na po siyang magpa-dialysis. Dahil naapektuhan na rin po yung kanyang kidneys. Hanggang sa, ayun po. Pero ang nag-umpisa lang po talaga siyang mag-dialysis, mga 2020 na po, few months before he died. Na po, nung nag-complay siya sa need for dialysis. Ayun po. Ganun po nangyari. Leonard, meron bang instances na yung parang nahihiya sila na nasabihin na may lupus sila? May mga patients bang ganun? Yes po. One of the patient na nabigyan ng gamot, kasi iba na they are posting the medicine that they received, diba? She messaged me personally sa number ko. She said, "Miss Leonard, I'm very thankful sa gamot, pero I cannot post it. I don't want other people know that I have lupus. Why? I'm not yet ready." For some kasi, some people experience drastic changes kasi physically, diba? Kung diba, they will just tell it's allergy or epekto lang ng something. Kasi nahiya sila na sabihin na lupus siya, na walang gamutan na tama, walang kagalingan. And yung iba naman kasi, they are thinking na baka isipin ng ibang tao, nakakahawa sila, which is not sila, yeah, kaming mga may sakit na lupus ang dapat matakot na mahawa. Kasi simpleng bacteria can kill us. So, ayun. So, talaga, nahihiya sila kasi walang gamot or sometimes ma-judge sila. And ako din, actually, na-judge ako. They said lupus is an HIV disease. And I was like, how I wish naman sexually. Ano ba yan? This information. Kasi may immune, basta may immune ata na nanahanggit. Karinig, yes. Baka na-connect doon. People really have to be informed to know what lupus is all about. Exactly. Yeah. Miss Jean, kasi yung sinasabi ni Leonard na meron ako actually nakausap, nakakwentuhan, takot din. Kasi nga nung sinabi na ko, baka mahawa ako niyan, sabi ko, hindi, ano ka ba? Alam mo ba na, sabi ko, iba talaga. Ang alam mo, sinabi ko lang, hindi sila nakakahawa. Actually, yes. At yung sinasabi nga ni Leonard, sila pa yung mas dapat. Sila yung at risk pa, oo. Oo, so, pag-usapan na natin, Miss Jean, kasi 8:50 na, mabilis yung oras. Actually, ang kaganda ng mga
nare-receive natin. Pag-usapan natin, Leonard, nabanggit kanina kung gaano ka-importante yung merong support group. Tapos, yung article niya, Miss Gina, nilabas natin. Kaya talagang minessage ko siya kaagad, Leonard, let's talk about it. Paano ba pwede natin mapalawak pa ang pag-raise ng awareness tungkol sa lupus at ano yung mga proyekto na meron kayo? So, isa-isahin nyo ng dalawa ni Bless. So, okay. For Live, Love, and Hope po, every project I had is a deeper story pero hindi ko na ikukwento kasi sobrang haba. The first one is the medication drive. I think alam na to ng mga followers kung bakit. I experienced dati na may isang mag-ina in front of me. Wala akong pambiling gamot. My mom is problematic. Then this lady gave me 1 month medication. And then iniwanan niya na ako. Hindi ko wala natanong yung pangalan niya. And this is just a pay forward. And more than a pay forward because it's more fulfilling for me. Then I also have the livelihood program. And the good news about it, we have Anela. We partnered with Anela para magkaroon ng livelihood program ang ating mga lupus patient. And every now and then po, ako ay humahanap ng ini-sponsoran. Kasi yung dinodonate ni Anela, napupunta siya sa sponsor at saka sa medication drive. Minamanage natin siya ng maigi. So, if you are interested for the livelihood program, whether you're a family member ng may sakit or ikaw mismo yung may sakit at gustong may mapaglibangan at hindi maisip yung sakit natin, just PM us. We can help you in sponsoring the Anela livelihood. Then third, we have the support group. Ito po, ako po ay nag-encourage at nananawagan dun sa mga taong mayroong specialty or kung gusto nyo mag-share ng talent at knowledge. My team is very open. Bigyan nyo po ng workshop yung aking mga lupus patient kasi totoo lang po ha, napakahalaga po na may mga additional knowledge. Kasi alam naman natin, once you're a patient, umiikot ang buhay mo, hospital, kapwa pasyente, gamot. And as here in Live, Love, and Hope, I would love the patients to appreciate life and to have appreciation in life. Learning is very important. So we are welcoming those people who would love to have a talk or a lesson or seminars for our lupus patients. And third is our media production. So far at the moment, I'm still working dun sa aming lupus diary. And I am still committed on posting some informational blogs in our channel and of course here at Live, Love, and Hope page. And if, of course, kayong pong mga lupus patient, we encourage you to share your story, your battle. Kasi iba po yung storya ninyo, akala ninyo hindi kayo pinakikinggan ng ibang tao. Pero ang dami-dami dyan sa atin, sa Live, Love, and Hope. Silent reader lang po sila, pero nai-inspire sila sa mga kwento ninyo. So we inspire you to share your story with us. And lastly is the Happy Play for Happy Patients. Ayon. Yung certain percentage po doon, ipre-namis ko na po yun kay Lord na pupunta yon sa medication drive and of course sa other production need natin dito sa Live, Love, and Hope. And para makatulong maliban po doon sa mga pag-volunteer for medication drive at pag-volunteer for seminars, ay na-encourage ko po na sana may mag-volunteer pang iba rin na let's say you want to sell out the merch ng lupus, ng Live, Love, and Hope. We have merchandise and we are dealing with other patients pa that has talents like creating bracelets, any other income. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa pag-angat. We are giving away commissions to them. And of course, the raise fund, again, mapupunta pa rin po sa Live, Love, and Hope patients. Napakarami po nating natutulungan at ako po ay nasusurprise din sa binigay ni Lord na to sa atin. And yun po, maraming salamat ang Pinoy kasi with ang Pinoy, ito talaga yung nagpasimula ng pag-blast ni Live, Love, and Hope. Maraming salamat sa tulong po ninyo sa amin. Miss Jean, wala akong masabi pero ipo-volunteer ko si Miss Jean. Miss Jean, maybe you can
tayong dalawa. Actually, nung binasa ko yung kanina, yung kay Leonard, ako gusto ko mag-volunteer, itatabi ko na sayang naman yung pinag-aralan natin sa ibang bagay. Mag-volunteer ako ng ilang session, siguro Leonard, I'll message you the topic kung ano yung posibleng kailangan. But basically, more on image management. Para ma-uplift lalo. Tapos ikaw, Miss Jean, gusto ko tayo volunteer. Ano, saan? Dahil alam mo naman yung karera mo at yung capability mo, I'm pretty sure na sa kanila, dahil na-meet ko na yung iba, makakatulong sila gumawa ng mga content. Alam mo yun, content creation. I can actually also help in marketing sa ibang bagay, but yung sa pagsusulat siguro, dahil mas maganda, daw lahat tayong susulat, mas maano ka doon. Ikaw ang mag-ano doon. Sige, sige. Yes. Mm-hmm. Kasi additional ano din yan nila, they can do content creation. Iba pang talento na mapagkakakitaan sa tingin ko. Mm-hmm. Yeah. Ayan. Let's do that. Ayan. Tapos ngayon, di ba, Leonard, May is Lupus Awareness Month. Di ba? Yes po. Dahil ano, Lupus Awareness Month, ano yung programa nyo ngayon? Kasi alam ko, busy ka. Ayan. Tuloy pa rin po yung medication drive. We still have some list of patients na pinagbibigyan. Hindi ko lang masyadong ma-everyday kasi yung volunteers namin are also working. So thank you so much din doon sa mga volunteers. Shout out sa kanila na nagsisipag. At alam ko kahit flare sila ay tumutulong din. And then to my friend who also volunteered, maraming salamat sa kanila. And then next is, ayun, special announcement din. We are coming to Nueva Ecija to meet face-to-face, limited patients only with Dr. Wow. Colleen through the effort of Dr. Colleen. Maraming salamat, Dr. Colleen, sa iyong tulong sa ating mga lupus patients. So, Dr. Colleen is building a chapter ng Live, Love, and Hope doon para mas easy yung access sa mga pasyente doon. And of course, para ma-extend namin yung programa na meron tayo. And sana mas marami rin pong pumasok na magsusupport to sa programa para mas marami talagang pasyente yung matulungan sa kanila. Announce ko na rin po yung time tsaka yung date. sige, please. Ayun. For the date, we are either choosing 27 or 30. Naantay lang po namin yung confirmation ng hospital para doon tayo sa auditorium nila. And then 8 p.m. po yun. Kung gusto ninyo mag-register, please PM Live, Love, and Hope. May form po kami. Limited slot. We still have 25 more patients needed para maka-attend sa event na yun. And Dr. Colleen did a lot of effort for this one. Talaga naghanap siya ng mga sponsors. So maraming giveaways for the patients. And ayun, mag-enjoy tayo. There's a signing of the Happy Plate for Happy Patients. Wow, I love it. May signing. Ay, magpipledge ako ng, Leonard, three sets ng underarm. Wow, yay. Para doon kasi, di ba Miss Jean, ikaw, you're using it, si Leonard. Yes. I've used it sa ibang bagay din. It really helps, lalo na yung mga pigmentation kasi nakapansin ko din, yun ang mostly problems. Pigmentation ang problem. Oo. So, baka lang makatulong. So, I'll give three sets pagdala ko lang sa'yo, Leonard. Thank you. Tapos kung kailan yung writing workshop, bahala ka. Kailan yung Nueva Ecija mo, Leonard? Kailan? Either 27 or 30, Miss Chase. May. 27 May. Or 30. May. Yes, May. That's a Friday or Monday. Mm-hmm. Opo. Ayan. So, yun. Meron pa ba kayong ibang announcement? Excited na ako. Yung schedule daw ni Miss Jean. For the yung sa writing, maganda yung sabi nga ni Blessed Digital Writing or Technical Writing? Wag technical siguro, Ms. Jean. Baka medyo mahirapan sila. Business writing. Siguro digital content creation. Sige. Kung sa conceptualization naman at ibang bagay, I can help yung Leonard, kung kaya mo pa mag-imbita, I can do like a full talk in creating like a portal at iba pa paano mag-conceptualize and how do you intend to. Sige pa. So, para pwedeng pagkakitaan. Anything na gusto mo pang i-add bago tayo magpaalam at meron pa bang mga messages? Meron ka pang ano? Wala na po at the moment. But yun lang. I'd love to thank everyone who's helping Live, Love, and Hope. And ayun, samahan niyo po kung patuloy pa rin manalangin. And of course,
good health for every one of us, lalo na sa mga volunteers ko. Kay Bless, of course, yan. Talagang effort yan. Welcome po. Yes. Ayan. Bago kayo pala magpaalam, hindi pa tayo. Binabasa ko lang, Miss Jean, pagbigyan natin yung mga questions. Kasi ano question? Isang if, babasahin ko lang ha. Kay, galing kay Miss Elenita, the side effects are more important than the side effects. So, hindi naman nireseta ng doktor kung makakasama sa atin. Mm-hmm. So, ang ano niya, yun yung ano niya. Tapos, si Maricel naman, may parang po ba na matanggal ang gallstone without operation? Sa experience mm-hmm. at sa pagkakaalam niyo, meron ba? Yes. Alam ko, doktor lang eh. Oh, baka doktor lang baka din. Baka katulong, no? Mas maganda. Kasi reminder, don't take ano na lang, herbal. Huwag kang mag-herbal. Pagka yes. sinabi na lang matatanggal yung ano, gallstone through herbal, we don't suggest that. No. May bawal ba na pagkain sa lupus patient? Sabi ni Miss Lina from Binyan. Actually, walang bawal, pero dapat you have to choose the most natural foods. Mm-hmm. And the happy plate for happy patients, discuss that. Kasi ang usual na binabalance natin are cholesterol, uric acid, and of course, the result of your chronic kidney disease. Mm-hmm. So the happy plate for happy patient has the activities on how you can manage it. And of course, the list of food that you can have para ma-maintain mo yung good result with lupus. Happy plate. So, mamaya ha, happy plate. Nako, supportahan niyo yan. From Miss Nimpa, ito maganda yung kwento niya, yung kanina mga nakwento niyo. Pero, she took green tea daw, or she's taking green tea every day kasama ng ginger turmeric tea. Sabi niya, now she can walk 2 to 3 hours a day siguro to, no? So, yung ginger. Ito pang tanong, pwede ba daw siya makapunta, Leonard, sa Nueva Ecija kahit na taga-Bulacan siya? Ayun. Or Bulacan. Actually, mga kapatid, magkakaroon tayo ng time for that. Wow! Yay! Oh, Nueva Ecija. Nueva Ecija sana malapit muna. Dito. For now, Nueva Ecija muna. Kasi we are planning to build talaga per location. Pero hindi ko po ma-promise kung kailan, pero darating tayo sa lugar ninyo. Ang hahatiin ko muna 'yung katawan ko. Kaya naghihintay din ako sa Romblon. Oo, oh, talagang ano tayo, nationwide at minsan na may abroad pa. So maraming salamat sa mga tanong niyo sa panunod. Leonard, please invite everyone and please also promote your vlog sa Live Love Hope. Excited na kaming marinig yung mga kwento. At of course, Bless, anong pwede mong advice after kay Leonard? Ikaw muna, Leonard. Okay. For Live Love and Hope, again, our website is www.liveloveandhope.com. You can share your stories. We will be posting there. Or if ever you have some tips and advices for our fellow lupus warriors, you can submit it to us and we will be posting it through with your name, of course. And ano pa ba? At the moment, we are still looking for people who want to share their stories kung saan pupunta kami sa bahay nila at makikipagkwentuhan sa The Lupus Diary. And so far, I still have 2 patients na pending na pupuntahan sa NCR. So at the moment, we are looking for people at NCR Region 4 and Region 3. Pupuntahan namin kayo at your place by schedule. And of course, dahil kagustuhan ko ma-inspire kayo at I believe that every one of you is capable and able. We have the Lupus Entrepreneur. We will be conducting some interviews with the Lupus Entrepreneur natin na nakaka-believe talaga despite their illness, meron silang business na pinatatakbo. At syempre, kuha tayo ng tips mula sa kanila kung paano sila nakapagsimula. And ayun, again, for those who are in Nueva Ecija, na patients, please join our event with Doc Pauline. And
ayon sa lahat din po ng mga tao na gusto sumuporta sa Live, Love, and Hope, please feel free to message us. So, yun lang po. And again, maraming salamat ang Pinoy and sa lahat po na sumusuporta at nagtitiwala sa Live, Love, and Hope. Thank you, Leonard. Ikaw naman, bless. Ayun po. Maraming salamat po sa invitation niyo po na makasama kami ngayong gabi. And ayun po, para po sa mga kasama natin na may lupus, ayun, katulad nga po nabanggit namin kanina, sobrang importante that we learn to listen to our body, pahinga kung kinakailangan, bitawan yung mga bagay na pwede muna nating pansamantalang bitawan, tapos pagka okay na tayo, balik. Ganun lang palagi. And then, ayun po, sa mga volunteers, patuloy po namin kayong wini-welcome sa mga, kahit po wala kayong lupus, pero kung kayo naman may desire talaga na tumulong din, like for example, ipaki-share lang po yung mga page na yung page natin, Live, Love, and Hope, and yung mga content na sinishare natin, paki-share din po sa mga kaibigan nyo para mas mapalawak pa po natin yung information about sa mga lupus patients. And ayun po, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yeah, thank you, bless. Ang ganda ng sinabi niya, Ms. Jean. Now, ano ang iyong message, panghuling message? May naisip lang kasi ako, na-mention kasi kanina ni Leonard na diaries. May nag-twink! Mayroon akong spark of brilliance. Mag-usap tayo, may naisip akong project. Yes, sige po. Magkakapirahan ng Live, Love, Hope. Magkakaroon tayo ng fundraising. Yay! Ayan. So, thank you, Leonard, for sharing your story. Thank you, Bless, for having that positivity, you know, around you. Kahit na maraming dumaan sa buhay mo and you are now nakaka-inspire yung mga stories ninyo, and we hope that more people will have time to listen to you and get to know you and learn more about lupus. So congrats, guys. Very, very strong ladies here. Yeah, very strong ladies. And dahil nabanggit mo, actually may gusto rin ako sa yung i-discuss, Leonard. Habang maraming pumasok sa utak ko, pero imi-message na lang kita. Lagi kami magkakwentuhan ito, Ms. Jean and Leonard, kahit na hating gabi. Nag-message kaming dalawa. So, thank you, ladies. And lagi kami ni Ms. Jean. Ako, very grateful dito sa Ang Pinoy because through Ms. Jean, we met you, Leonard. And yung isa pa, naalala mo, Leonard, yung pinagkukwentuhan natin na author? Si Loida. Oh, si Loida. Yes. Oh, si Loida. Oh, Loida na nakilala ko si Leonard. Oo. So, yes. Very thankful with Miss Loida. Oo. And of course, bless. Good luck. Of course, we want to see you na talagang alam mo yun, na-enjoy pa din yung buhay. Ako ganun din kay Leonard. Oo. Thank you po. Salamat sa lahat ng nanonood. So, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Thank you all for watching. But of course, please don't forget to visit our portal. It's www.angpinoy.net. You can read Leonard's article on raising awareness about lupus. At yung nasa likod ko ngayon, that's actually Yumbaw Lake in Nagcarlan. So kung hindi pa, wow! Please support our blog or our YouTube channel, Ang Pinoy Channel. Our feature now is Nagcarlan. It's really a beautiful town. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please help us and subscribe to our channel. Malaking tulong po sa amin, sa Ang Pinoy naman. So, magkita-kita po tayong muli. Nandito lang kami ni Ms. Jean sa lahat. Hihintayin namin daw yung schedule, Leonard, yung writing ni Ms. Jean at saka sa ibang bagay sa susunod po. Right. Hopefully, we will see you on Saturday. But we hope to really, sana Ms. Jean, regular na ulit yung Facebook Live namin. Yes. We hope to see you on Saturday. Magandang gabi at saka good night. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.